Hello everyone! Kamusta kayong lahat? Welcome back to my YouTube channel. So, ang video natin for today is another fragrance mist from Bath & Body Works. And this one, gustong-gusto ko talaga yung ano niya, yung packaging niya. I was attracted by its packaging. So, kahit mahal siya, hindi ko siya binili sa Bath & Body Works, guys. Napadaan lang ako dun sa, dito sa isang shop dito ng perfume. So, nabili ko siya ng medyo mahal siya, guys. So, alam niyo naman kung gaano tayo katipid. Pero, kinuha ko na siya kasi no choice tayo. Hindi muna ako nag-shopping sa Bath & Body Works. So, this one, yung regular price niya is $17.50. Pero, kung bibili ka talaga sa, ano, sa Bath & Body Works, makakachempo ka na. Pagka naka-sale sila, merong $4.95, merong $3.95. Pero usually, nangyayari lang yun pagka semi-annual sale nila. Or kalimbawa, may mga yung Black Friday sale. Okay, yung mga... Basta magaling ka lang mag-abang yung mga special occasions, yung mga holidays. Like, nitong Christmas, medyo iba-iba yung ano nila, yung mga sinisale nila. Pero, yeah, ito nakuha ko siya ng regular price. Tingnan yung packaging niya, ayan o. Sige, ilalagay ko dyan para makita ninyo. So, ito yung poppy na flower. So, yung kulay green niya doon, yung sprayer niya, parang ano siya, ginawa siyang stem ng flower. Ayan o. Very unique yung packaging niya. Madalang lang ako maka-encounter ng ganito sa Bath & Body Works. So far, ito pa lang. But this one was released this year, 2022. I think this is one of their summer or spring fragrance mist na nirelease nila for 2022. So, this is Poppy by Bath & Body Works. Okay, so, ayun yung packaging niya, guys. Very unique. I like it very much. Eto, basahin natin yung notes niya. It says here, fragrance notes, fresh morning dew, wild poppies, sugared rhubarb, and juicy pear. Okay, so meron siyang dalawang notes dito na hindi ako familiar. And so what I did was, I researched on these notes yung ano yung morning dew, tsaka yung rhubarb. Okay, I'm familiar with rhubarb but I am not really sure kung ano yung amoy ng rhubarb. Pero alam ko ginagamit ang rhubarb sa mga sweets, sa mga tarts, or sa mga pie, sa mga... anything na binibake or anything na ano na pang dessert, okay? So later babasahin ko sa inyo kung ano yung amoy or kung ano yung meron sa rhubarb, bakit siya nandito. And also yung poppy, because ito yung pinaka ano, pinaka base note ng ano natin, ng mist natin, yung poppy na flowers. So ayan na, hindi ko na kailangang ilagay, guys, yung picture ng poppy kasi ito na yon. Okay? So first, hindi ko may di-describe sa inyo ng maayos to, guys, kung wala akong idea kung ano yung poppy na flower. Okay, alam ko lang yung itsura niya pero wala akong idea kung anong amoy. But inamoy ko na siya. Okay, so floral fruity scent ang pabango na to, guys. So yung poppy ano flower smells like, ang tawag dito, very sweet and creamy. It's like a sort of cinnamon flower candy-like scent. Ganun yung amoy niya. And then, smells slightly floral. Okay, pero mas dominant yung ano, yung pag-sweet niya. So, yun yung ano, smell ng poppy na flower. Okay, how about rhubarb? Okay, kung makikita niyo yung picture ko, sige, ilalagay ko siguro dyan, guys. Yung rhubarb, it looks like a celery, kasi yung ano niya, yung stem niya, parang ganon. Pero ang kulay niya, guys, kulay maroon or parang kulay red. Ganon ang kulay niya. But rhubarb, sabi nga nila, it's similar to celery because of its zingy. Okay, yung, di ba malakas yung amoy yung ng ano, very sharp yung amoy ng ano, ng celery. Kaya siya masarap ihalo sa pansit, sa atin, di ba? Kasi pampabango siya. Okay, maliban sa meron siyang medicinal what do you call this, health benefits. So, yun ang pinaka-madidescribe ko kapag sinabing celery, di ba? Yung very aromatic siya, very sharp, and at the same time, refreshing, kagaya nitong rhubarb. And
sweet and fruity and green. Ganun ang pagka-describe ng ano, nung ni-research ko kung ano yung rhubarb, guys. Okay, so hinahalo siya sa mga cakes, sa pie, kaya meron nga silang tinatawag na rhubarb pie. Okay, so mostly ginagamit talaga siya sa mga ano, sa mga baking products. Right? Okay, so yung isang note ng poppy, guys, yung dewdrop. So it says here, refreshing, it's piney. Alam niyo yung ano, yung kung pumupunta kayo ng Baguio, yung, di ba pagkapunta mo ng Baguio, pagkababa mo ng sasakyan, ang maaamoy mo agad yung mga pine tree. Ayan, okay. So, it's piney and minty. And then, it's uplifting. And it stimulate the senses. Yun ang pagka-describe nila sa dewdrop. Okay, so before ko aamuin, guys, spray itong ano natin, poppy fragrance mist natin. Some of the reviews that I've read, yes, nagbasa ako, tapos pinanood ko din yung ibang mga reviews nila. So mostly they say that poppy from Bath & Body Works smells like Perfect by Marc Jacobs. I am not familiar with that perfume, pero kung gusto niyo i-research or kung naamoy nyo na dati yung ano yung Perfect by Marc Jacobs or na medyo namamahalan kayo, parang sinasabi nila this one is similar to that fragrance from Marc Jacobs. Okay, so gawin na natin yung pinaka favorite part natin, guys, yung pag-amoy. Although alam niyo na ginamit ko na to, ayan o. Aside from na-attract ako sa ano niya, sa packaging niya, guys, mabango talaga siya. Akala ko nga madi-disappoint ako eh, kasi yung ibang review sinabi nila, very sweet. But this is the kind of sweetness na gusto ko. Hindi siya ganun ka-sweet kasi meron akong binili sa Bath & Body Works noon na para saan ako. Sandali, kukunin ko siya, ha? Okay. Ito, okay. Sparkling Peach, yung Sangria. Ito yung isa sa mga binili ko sa Bath & Body Works na super sweet talaga. Okay. Okay, talagang amoy na amoy mo talaga yung ano, pagka-sweet niya, yung candy-like sweetness niya. Pero at the same time, maamoy mo yung pinaka-base note. Base note niya, which is peach. Pero mabango siya. But compared to poppy, this one is more fancy. Mas fancy yung amoy niya, mas classy yung amoy niya kasi meron siyang floral while this one is more on the sweet side, okay? So, itabi ko na muna to, guys. Okay, so, wala akong ano ngayon. Wala yung papel natin, wala yung sticky notes natin. So, spray ko siya sa cup. Because normally, okay, ganyan ang ginagawa nila sa mga store, diba? Tapos, hayaan mo lang siya. Yan, okay? So, I can definitely smell the sweetness of this one. Okay, naaamoy ko ba yung sinasabi nila na tawag dito, yung pagka-sweet niya, okay, amoy na amoy, ano talaga siya, very classy, very mamahalin ang amoy niya. Hindi siya ganun katamis kasi this one is a floral, fruity type of fragrance. Okay, so sabi ko sa inyo, I am not really into floral fruity, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. I'm not really into like floral fragrance. But this one is one of my favorite na floral type of fragrance ko because it's mixed with fruits. Kaya humahalo yung tamis at meron siyang pagka-aquatic, ha. Meron siyang pagka-fresh na naaamoy ko. Okay, so try naman natin sa ano, sa wrist natin, guys. Okay. Remember, ang lagi kong sinasabi sa inyo, whenever you try your perfume, at ganun din ang sinasabi ng mga ano, perfume experts na mga pinapanood natin at yung mga nasa sa store na nagpapasample ng mga perfume, pagka na-spray mo siya, pagka nagtitest ka ng ano, ng pabango, do not rabbit. Huwag mo siyang igagasgas kasi mag-iiba yung amoy niya. So, hayaan mo lang siya. Just let it out. Iano mo lang sa hangin and then doon mo makikita yung ano, yung maamoy talaga yung ano niya, yung amoy niya. Okay? So, okay. I-compare ko yung nasa cup at saka nandito sa wrist ko. Parang stuffy yung nose ko. Naririnig niyo ba? Nakakahiya. Parang
Parang may whistle sa ilong ko. Okay. Okay. Parang mas maganda yung amoy niya sa skin ko. I can definitely smell the sweetness at yung pagka-creamy niya. And yung pagka-floral niya, hindi rin siya ganun nakaka-offend. Hindi siya nakakasakit ng ulo. Okay, so it's not headache-inducing, guys. Napakasarap ng amoy niya. Because it has that aquatic and aromatic scent na binibigay niya. Yung vibes na binibigay niya sa akin. Very, ano, refreshing yung amoy niya. It's vibrant. Kagaya ng color niya dito, guys. Ano siya, very refreshing talaga. So, guys, ulitin ko, ha? Yung notes natin dito, yung dewdrop, yun ang nagbibigay ng freshness, yung pag-vibrant niya, yung pagka-aquatic niya, yun ang nagbibigay ng freshness dito. And then yung poppy, yung pagka-floral niya, and then rhubarb, which makes it sweet. And then yung pear, yun parang nagbabalanse ng very super, yung pagka-sweet niya. Tapos yung rhubarb, ang sabi nila, meron din siyang pagka-bittersweet. So, maganda talaga yung combination ng mga notes niya, guys. Lalo na yung pear, para sa akin, one of my favorite fruits. Yan ang talagang isa sa mga nakakapag-freshen up sa akin or nakakapag-refresh pagka hinalo mo sa pabango yung pear. Kagaya ng isa sa mga favorite ko from Victoria's Secret, yung pear glaze, na parang yun ang ano, isa sa mga retired scent na gustong-gusto ko sanang bilhin pa, pero napakadalang na magkaroon sa online. So, uulitin ko, guys. So, this one is a floral fruity type of fragrance. This was launched in 2022. And, okay, if you're gonna ask me how to describe it as an overall fragrance mist, this one is really pretty and cute type of fragrance. Okay, it's, you can smell the fresh cut grass. Alam mo yung parang pagkatapos ng ano, ng ulan, tapos biglang maaamoy mo, or nag-cut yung ano, nag-cut sila ng mga grass, ayun ang maaamoy mo. Hindi siya ganun, may pagka-earthy yung smell niya, pero hindi naman lupa ang amoy, hindi pagka-lupa ang amoy. It's very crispy, very crisp, fresh, crisp, may pagka-bittersweet, tapos very fancy kind of fragrance. It's a good choice kung magba-blind buy kayo, guys. Very aquatic, fresh, and spicy. So, yun ang pwede kong ma-describe sa inyo. It's easy to wear for spring and summer. So, overall, this is pretty and cute and very sweet. Okay? So, kung gusto niyo talagang bumili nito, kung malapit kayo sa mga outlet, mas makakamura kayo, or kung bibili kayo sa atin sa Pilipinas, punta kayo sa mga seller na talagang authentic yung ano nila, yung mga paninda nila, kasi meron, kasi nung nasa Pinas ako, tas nagpunta ako dun sa place, alam nyo na kung saan maraming mga imitation. So, iba kung i-compare mo talaga. Ngayon, kung gusto mong makasiguro kung ano ba siya, authentic ba yung ano, yung product na nabibili mo, you can check for the barcode. Tapos, meron din sila dito. May serial number sila dyan na pwede mong i-check. And, check mo yung packaging, i-compare mo. So, ito, yan. I'm very sure na original ito. It's not an imitation. Ayan. Ganyan yung packaging niya. I'm not really sure, I'm not expert, but you can go over some of the videos or reviews kung paano mo ma-detect kung ano ba siya, kung imitation siya or not, guys. So, may mga magtatanong na naman about longevity. Of course, pagka sinabing fragrance mist, guys, yung alcohol content niya, medyo mas marami. Ngayon, usually, yung sinasabi ko sa inyo, pagka fragrance mist, this would last up to, like, from 3 to 5 hours, or depende kung saan mo siya in-spray, guys. Kasi ako talagang all over the body, tapos lalagyan ko pa yung likod, harap, yung sa loob, sa labas ng damit ko. So, it would definitely last me for, like, mostly mga 4 hours. Pwede na siya, guys. Diba? Kung gusto mo naman, mag-experiment ka, pwede mo siyang haluan. Kumuha ka ng isa sa mga perfume mo na favorite mo. Kasi ako, ganun ang ginagawa ko. Kasi, for example, bago yung fragrance mist na binili ko, and then medyo, pag bago kasi, hindi pa sanay yung ilong mo, medyo
ang tawag dito, naninibago ka, parang may tendency na mahihilo ka, ganyan. So, ang gagawin ko, I will get a familiar scent to me or something that's my favorite, like my go-to perfume. Tapos, try ko kung, magta-try lang ako kung ano siya, kung magmamatch sila ng amoy. Say, for example, for this one, ang naiisip ko na ihalo sa kanya, etong ano, etong Elizabeth, tama ba? Oo, Elizabeth Arden, yung True Love. Kasi ito, may pagka-ano siya, may pagka-floral din siya. But mostly floral talaga ang naaamoy ko dito. Okay, medyo malakas to, medyo mas matapang siya yung musk niya. Tapos yung amber niya, mas malakas din. So, kung ayaw mo ng matapang na pabango talaga, yan, pwede mo siyang haluan ng mga fragrance mismo, lalo na yung mga matatamis para ma-freshen up or mag-iba yung mood ng mood mo, ng pabango mo, di ba? So, ang sabi nga natin, yung pabango natin are supposed to, you know, make us feel good, make us look good at the same time. Kasi if you feel good, you will look good, di ba? Ako kasi ganun ang ano ko. Ganun yung isa sa mga categories ko or reasons ko kung bakit ako bumibili ng pabango. So anything that would make me feel good and confident, yun ang pipiliin ko, guys. So definitely, kung gusto kong medyo humaba yung, or yung ano niya, maganda yung longevity niya, I will mix this up with this one. Kayo guys, mag-experiment kayo. Kasi depende naman yan eh. Wala namang bawal pagdating sa ano, sa pag may mix and match ng mga pabango natin. So guys, sana nagustuhan nyo itong video na to. At sana huwag kayong mainip sa pag-abang ng mga videos ko. So until our next video, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you and God bless us all. Bye!